cuối cao an o marcum Deus sang ai un saiu ca ganda no mama ca salanan ko iyong pawin ayon din sa iyong pag-ibig sa ayon sa'yo kagandang loob, mga kasalanan ko iyong pawiin, ayon din sa'yo pag-ibig sa'kin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Sa atin pong pagdiriwang ng Feast of the Annunciation, kasama po nating wine-welcome at binabati ang iba't ibang mga pilgrim groups mula po sa Our Lady of Fatima Parish, Soldiers, Bacoor, Cavite, sa pangunguna ng mga sumusunod na pari. Father Frederick Tacderas, Father Harold Mart Arenal, ganun din po yung Our Lady of Sorrows Parish, Barangay Abo, Tigaon, Camarinesur, sa pangunguna ni Father Javier Fria. Kasama din po natin ang mga pilgrims mula po sa Diocese of Gumaca, sa pangunguna ni Father Nino de Leon, at ang mga suki na natin, ang mga pilgrims mula po sa Black Nazarene Parish dyan po sa Quiapo, Manila. Kayo pong lahat kasama ng mga makikilahok ngayon sa atin sa pagdiriwang physically ay aming wine-welcome kasabay ng ating pagbati rin ng magandang umaga at maayos na araw sa biyaya ng Diyos sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating live streaming. Sama-sama po tayong magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan, lalo na sa maraming beses na tayo ay hindi naging tagapaghatid ng mabuting balita at nasayang ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon,
Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos samang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Heso Kristo, Bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak na Ama, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa sa kaitaasan, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Yeso Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Oh.
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita ay maging totoong tao sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria. Kaming sumasampalataya na Diyos na totoo at tao ring totoo, ang aming tagapagligtas, ay pagindapatin mong makasalo sa kanyang pagka-Diyos sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng siyol o sa kaitasan ng langit. Sumagot si Akas, hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon. Sinabi ni Isaías, pakinggan mo ang sambayan ni David. Kulang pa ba galitin ninyo ang mga tao na pati ang ating Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at mga anak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel sapagkat ang Diyos ay suma sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga paghandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa damba na dalhin upang iyong salay iyong patawarin. Sahalip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pagdinig ko upang ikaw'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugong ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi yung kalooban, aking tatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipon yung mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko inilihim sa aking sarili, pati ang pagtulong mo, pag-ibig na tapat, sa mga lingkod mo'y isinasawalat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalulugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tukdin ang iyong kalooban. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Saka niya sinabi, narito ako upang tukdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog na pinalitan ng handog ni Kristo.
At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Purihin ang Poong Yesus, salita ng Amang Diyos, mula sa langit na naong, naging tao sa pagsakop, sa sala ng sansinukong. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya, sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Parangal, papuri at pasasalamat, una lagi ay sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon na siyang dahilan ng ating pagtitipon. To the Rector of the National Shrine of Padre Pio, Father Oscar Andal, to Father Javier ng Our Lady of Sorrow Parish, Camarines Sur, at kay Father Pancho, at sa lahat po ng pilgrims na nandito, magandang umaga po sa inyong lahat. Parang hindi pa kayo kumakain sa sagot ninyo. Good morning! Yan. Gusto nyo pala English, ha? Ayaw nyo po ng Tagalog. Isang malakas sa palakpak para sa Panginoon at sa ating lahat. A true disciple is a joyful disciple. Kaya napakaganda po ng pagdiriwang natin ngayong araw na ito, ang solemnidad ng pagbabalita
ng Anghel Gabriel sa Mahal na Birheng Maria tungkol sa pagkakatawang tao ng Diyos. The solemnity of the Annunciation. Kaya napakahalaga po, because the whole church celebrates today this 4th century feast. So matagal na po itong pagdiriwang na ito. At napakaganda po ng paalala sa atin, dahil ang Mahal na Birheng Maria ay simbolo ng isang joyful disciple. Isang alagad na puspos ng galak, puspos ng saya. Kaya nga sa gospel, no, sa kabila ng kanyang, sabi ay, kagulumihanan, pagkalito, siya ay napuspos pa rin ng kagalakan, ng grasya ng Diyos. Kaya alam niyo po, ngayong araw na ito, masayang masaya si Jesus dahil binibigyan natin ng parangal ang kanyang ina. Di ba ganyan din naman po ang mga magulang? We are proud of our sons and daughters. And even the daughters and sons are proud of their parents. Naalala ko po, once I was invited by a family friend to a dinner. Kumakain po kami, no? Yung nanay, very proud, sabi nung nanay sa akin, "Father, yung anak ko po magpapari yan. Napakamadasalin yan, Father." So ako po masayang masaya kasi pag nakakarinig ako na may magpapari, naiisip ko, salamat, madadagdagan kami. Salamat, dadami ang magiging alagad ni Jesus na magsa-celebrate ng Eucharist and the sacraments. So tinanong ko yung bata, sabi ko, talaga ba magpapari ka? Sabi ng bata, "Yes, Father, magpapari po ako." Sabi ko, "O bakit ka magpapari?" "Kasi po, pagpari, lahat ng masasarap na pagkain lumalabas." Kaya nga naman, yung inihanda sa akin, may hipon, may sugpo, may alimango, may crispy pata, may kaldereta. Hindi pa ba kayo nagugutom? The celebration of the Annunciation gives honor to Mary, the Mother of God, the Mother of our Savior Jesus. It gives importance as well to the role of Mary in the history of salvation. Kaya po, ito po tandaan ninyo, no? Simula ngayong araw hanggang sa Pasko, 9 months po iyan. Kasi ngayon nagbalita. 9 months. Di ba ganyan po ang kapag ano? Ang bata sa sinapupunan, 9 na buwan. Simula ngayong araw hanggang Pasko, 9 na buwan. At dito pinapaalala po sa atin, lalo na ang katangian ng Mahal na Birheng Maria, on how God found favor in Mary. Ano bang meron ang Mahal na Birheng Maria? Yung kababaang loob, the humility of Mary. Huwag natin tutularan yung nasa unang pagbasa, si Haring Akas. Bakit po? Because God told him to ask for signs, pero hindi siya humihingi. Bakit po? Nagyayabang kasi siya eh. Kaya hindi siya humihingi. Sabi niya, "Hindi ako hihingi ng tanda sa Diyos. Hari ako? Why should I ask God for a sign?" Ayaw niya magpakababa. But we all know that no one is above God. No one is beyond the power and the mighty of God. Kaya alam niyo, nakaka-humble kapag bumabalik tayo dito sa shrine ni Padre Pio. Diba, nakaka-humble na, alam mo,
nangangailangan ka eh. It makes us humble. Kaya walang pupunta dito na nagyayabang. Mababa ang kalooban tulad ng mahal na Birheng Maria. At sa Ebanghelyo, narinig natin, simple lang naman talaga ang kanyang pinakita na pamamaraan. Yon ay ang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. That shows the humility of Mary. That shows her love for God. Her participation to God's plan of salvation. Kaya sana wag nating aalisin, especially at this moment of Lent, at this season of Lent, to be humble before God, like Mary. Bakit po? Because out of the humility of Mary, she leads us to Jesus, the source of love, of life, and salvation. Alam nyo, kung nandito po kayo nakaharap, makikita nyo po yung image dito ng Holy Family. Mary was holding Jesus, showing to the priest, sa kanya kayo lumapit. Go to Jesus. For Mary points the way to the Lord. At yan naman ang kagandahan kay Maria, no? Hindi yung sarili niya ang inaangat niya. For like us, she is a human. Kaya ang lagi niyang tinuturo, lumapit kayo sa aking anak. Yun ang tutularan natin. How Mary became so obedient, so loving to God, to Jesus. Kaya hindi inaangat ni Maria ang kanyang sarili. Hindi sinasabing, sa akin kayo lumapit. No. She points the way to Jesus. Kasi ang tunay na kagalingan ay na kay Jesus. Tingnan nyo nga po yung katabi ninyo. Yan. Sabi mo sa kanya, kapatid, huwag kong kani-kanino lumapit. Kay Jesus lang. At baka kung kani-kanino ka lumapit, mauutangan ka pa. Ang masakit niyan, hindi ka bayaran. Pero kay Jesus, hindi ka uutangan. Ikaw pa ang bibigyan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon at ang mahal na Birheng Maria. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Ang lahat po ay magsiluhod. Ang lahat po ay magsitayo. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huuko sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo.
Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa puslo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, marapatin mong tanggapin ang paghahain ito ng iyong sambayanan upang ang kinikilalang pagsisimula ng pag-iral nito, noon pa mang ang iyong anak ay magkatawang tao, ay siyang ikagalak sa pagdiriwang nito ngayong dakilang kapistahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y naging di na iba sa amin noong lukuban ng Espiritu Santo ang mahal na birheng nananalig. Sa pagbabalita ng anghel, siya'y dinala sa sinapupunan ng maibiging inang si Maria, kaya't natupad ang iyong pangako sa sambayanan mong unang hinirang at naganap ang higit sa inaasam ng lahat ng mga bansa ng sangkatauhan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Nang itlupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag. Sa pilay'y nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pag-ita ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para maayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalin namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Hindi ko makita. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ang tanang kaparehan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagpatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang hanggan. Kaysa ng mahal na Birhen Maria ay ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikakarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak ng aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Magsitayo pong lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad.
namin. Sana kakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan ni Teleo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Walang alinlangan.
Sasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Sugatin mo, Panginoon, ang iyong salita ng iyong pag-ibig ng maunong madapo ang gutom at tuha ng aking kapatid. Thank you.
gawin mo, Panginoon, ang iyong salita ng aking malay ng lalakang madama ang kaluman ng kapang may lumbay ng kapang may lumbay. Turuan ang aking puso magnilay lagi sa'yo nang madama ko ang pag-ibig mo. Turuan ang aking puso magmalagi sa'yo nang matuto ako manahan sa piling ng kamawa ko. Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, patibayin mo sa aming kalooban ang aming pinagsaluhang panandanang pananampalatayang tunay. Ang pinananaligan naming Diyos na totoo at taong totoo na ipinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan ay siya nawang magpaging dapat na kami sumapit sa kaligayahan ng walang maliw na buhay sa bisas ng kanyang nagliligtas na pagkabuhay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikaapat, nagpapatuloy po ang pagpapakumpisal sa buong panahon ng Kwaresma, mula Lunes hanggang Sabado. Ito ay sa 10 ng umaga hanggang 12 ng tanghali at sa 3 hanggang 5 ng hapon sa Chapel of Reconciliation. Wala pong pagpapakumpisal ng Sabado ng hapon at sa araw ng Linggo. Gayon din naman, sa lahat ng araw ng Biyernes ngayong Kwaresma ay magsasagawa tayo ng pagdarasal ng Istasyon ng Krus sa ganap na 3 ng hapon. Available po ang mga aklat dasalan sa ating mga tindahan. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Ikalima, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa Pambansang Dambana. Ito ay fundraising program
upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tickets sa pamisahan, sa HR office o sa mga naka-station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 pesos lamang. Panoorin po natin ito. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasyam ng umaga. Ito po ay Healing Mass na susundan ng Healing Liturgy. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imaheng, dasalan, nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aaral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pinapawi mo ang tao tulad sa sariwang damo. Sa umaga'y mabigkas, sa gabi nalulunod. Sa amin ay ituro karunungan ng puso. Ang pag-ibig sa'yo ay aming matanto. Sa mga nagnanais pong mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa may entrance ng Divine Mercy Sanctuary at malapit po sa pamisahan. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat.